Good evening. This is again LV. Narito na naman ako. Kasi ay hindi na ako ganun kagaling magsulat kasi medyo matanda na rin ako. So that's why I'd rather shoot a video of my thoughts about the elections, no? So again, I'm writing siguro to elucidate or to further support my choice of my president, which is Vice President Lenny Robredo. So anyway, and you know, what are possibly I would like to discuss with you, what are the things or matters of consideration that I thought of before I decide on who to support as president, as the candidate to support in the upcoming May 9 elections. Okay, admittedly, it's not easy to discuss things like this because there are different views, as well as people might say, wala ka namang support, wala ka namang ebidensya, di ba? So, medyo mahirap. Okay? And as an accountant, I also know that everything should be supported by evidence. However, with the decisions of the court and all that, I hope that would suffice, as well as certain circumstantial evidence or that would warrant my decision, and as well as my hunch, and based also on my experience as well, no? So yun, sige, ang dami ko na sinasabi. So ang unang-una kong yardstick or parameter in choosing what who the candidate I would support to is of course the attitude. Medyo broad yung topic, ano, kasi siguro nga isang vlog yung attitude. So yung attitude is bakit ko siya pinili? Kasi natatakot ako na magkaroon ng korupsyon. Natatakot ako na yung tax na binabayaran ko ay hindi pupunta sa dapat kalagyan. Natatakot ako na maaring ang leader ko ay mahina. Natatakot ako na maaring ang magiging leader ko ay kulang sa experience. Natatakot ako na maaring ang na magiging leader ko ay hindi alam or hindi nakaranas ng hirap ng mga taong nasa ibaba. So, by the way, I am targeting actually the undecided here in my videos, no? I'm trying to further boost my claim that Lenny Robredo is to me still the best candidate. Okay. Of course, as I think I never mentioned that no one naman is perfect as a candidate, no? And as such, we're just choosing the better candidate or the best candidate of them all. Okay. So anyway, so the first actually is attitude, as I said, no? Attitude, because yung iba kasing mga parameters, pwede mo sigurong i-mitigate or i-suportahan ng ibang bagay, no? Pero yung attitude, baka mahirap na yun. Kahit naman sa mga kasama mo sa pisina or kahit sa kasama mo sa bahay, mga kapatid mo and all that, mahirap nang baguhin. Lalo pa kung ganitong edad na. Because attitude to me determines your altitude, gano'n, no? No, attitude to me is something that is innate in you and has been built in you over the years. And as such, medyo mahirap na siya, no? So, especially if you're within, if you are exposed to an environment wherein that influenced how you built or how you formed your attitude. Okay. Of course, paano ba na-perform ang attitude? Siyempre sa bahay, sa school, kung meron tayong mga GMRC, ano, and of course, yung ating mga experience sa school, sa ating mga kasamahan sa labas, sa mga kalaro natin, at saka mga kaopisina natin, marami, no? So, anyway, natatakot ako yung mga sinabi ko kanina na baka hindi, naghahanap ako ng leader na strong at naghahanap ako ng leader na spotless. Naghahanap ako ng leader na makakasiguro ako na ang aking taxes na binabayaran ay pupunta doon. Okay? So, yun. Malaking bagay sa akin. Number one, actually, sa akin ang attitude. Okay? So, yun. Ang pangalawa, of course, is yung siguro i-segment natin, no? Kasi baka wala naman ako ng memory. Ang pangalawa is yung education, no?
Perhaps people might be hurt when I said education as one of the one with weight for me. Siguro hindi nga pangalawang education. Pagbalik natin kahit pahuli na lang, no? Pero gusto ko na siyang i-discuss, no? Kasi ang sabi nga nila eh, hindi ko masyado kasi naiintindihan bakit gusto mo siya as compared dito, no? Kasi ang sabi nga nila, wag daw mag-touch ng topic about education. Kasi the more you say na hindi siya nakatapos and all that, the more you are touching the ego and emotions of the people are talking to or persuading to vote for your candidate, right? So, medyo masakit nga yun, no? Kaya lang, ang akin naman ay, ang binoboto natin ay presidente ng Pilipinas. So, kumbaga, hindi siya katulad natin. Hindi siya katulad nyo, hindi siya katulad natin. Ang binoboto natin ay presidente ng Pilipinas. So, ang tinitingnan natin ay isang idolo, di ba? Halimbawa, si Lee Kuan Yew ng Singapore, si Mahathir ng Malaysia, si yung mga emperors ng si Shinzo Abe ng Japan, although retired na siya, yung mga emperors ng Japan, si Xi Jinping ng China, yung mga ganun, yun ang tinitingnan natin eh, yung leader natin. So, kumbaga, siguro hindi dapat nating i-equate yun. Kasi ang point is, the fact na, oo, sige na, makakakuha ka naman ng advisors. O sige, naiintindihan ko yun. Kaya lang, leader natin siya eh. The fact na nagsinungaling siya, dun talaga yung ano eh, dun talaga yun, yung parang hindi ko maintindihan na paano ka makakapagsinungaling ng isang bagay na pwedeng i-debunk or mapatunayan ng kabilang bagay na sinasabi mo. Like for example, nung sinabi niyang graduate siya ng Oxford, eh di ba, dininay nga ng ano, dininay ng Oxford. Hindi siya graduate ng isang degree, kundi diploma course. So, sa akin, mas mabuti pang inamin niya na I had the diploma course, mga ganun. Tapos, hindi ko kasi alam kung ano pa yung mga education niya. Pero ang akin is, like yung sa Wharton, di ba? Wala naman siya talaga daw doon. Kasi, despite the fact na binili siya ng bahay doon, alam mo, binili siya ng ingranding bahay doon, ng Pilipinas, ng kanyang ama, na galing naman sa ating bulsa yun. With all the bodyguards and all that. And he was even given attaché position just so na kung may mahuli siya sa US, eh hindi siya mahuhuli kasi meron siyang immunity. So, kumbaga, naroon yung pagkakataon sa kanya na makapag-aral, na doon yung pagkakataon na hindi katulad ng mga katulad natin na gustuin mo natin pumunta sa Wharton or sa Oxford and all that. Hindi ko sinasabing assured yung pagpasok ko doon, ha. Wala, pangarap na lang yun, di ba? Kasi, pero siya, nabigyan siya ng pagkakataon eh, na kumpleto lahat. May bodyguard, may bahay na malaki, may lahat, sustento and everything. And yet, hindi siya nakatapos. So, ang point is, di ba, sorry ha, huwag niyo akong pagagalitan sa aking assumption. Kasi, karamihan sa mga nanonood ko, ay alam ko naman na kayo ay nagsikap, kayo ay nag-double job, kayo ay nag-working student, mga ganun. So, kumbaga, sa pagsisikap nyo, ay kayo nakatapos, di ba? Kaya lang, bakit itong ating isang kandidato ay ating pipiliin, ay yun nga, binigyan na siya ng pagkakataon eh. Kompleto lahat ang tools, ay ba't pipiliin pa rin natin, di ba? Hindi ko makits. Kasi alam mo, yung education na para lang ano natin, I value it so much because in my case, it empowered me. It gave me wings to fly. It gave me that confidence in me. I'm not bragging, ha, please. And you know, when my husband had a stroke, it allowed me to feed my children. Kasi, nakatapos. Diba? So, para ang point ko, ang isa pa doon ay, alam mo ba, pag ikaw ay nag-aaral, diba? Simula ng elementary, high school, ganyan. Ang dami-dami nating experience. Ang dami-dami, pati love life experience meron, diba? Pero ang dami experience, enrollment, yung bumabagsak ka sa UP, alam mo, common yan. Merong mga professor dyan na kahit anong talino pa ng class, talaga ibabagsak niya lahat. Common yan, di ba? So, yung frustration mo, no? Yung sakit ng loob mo. Yung pipila ka, wala kang pambayad.
Yung magloloka pero wala kang pambili ng law books. Yung mga ganong experience na pipila ka sa enrollment, 3 days, di ka pa maka-enroll, di ka makakuha ng subject. Yung mga ganon, yun kasi ay nagpapatibay ng karakter natin bilang tao. Nagpapatibay ng ating dibdib na naranasan ko yun, naranasan ko yun. Na paglabas mo sa UE, ang kakainin mo ay cornic. Na paglabas mo sa Lepanto, ang kakainin mo ay cornic o kaya ano pa may mga tinitinda noon, kung ano-ano, di ba? Kasi wala ka ng pera. Yung mga ganun ay nagpapatibay ng ating karakter. So ang akin lang ay bakit siya binigyan siya ng pagkakataon, fully funded, kumbaga. And yet hindi siya nag-try, di ba? Maaaring sabihin mo, ay ganyan yung mayayaman. Ay hindi. May mga boss ako na summa cum laude sa Santa Clara University. Ibig sabihin, kahit na yamang-yaman nila, in-honor nila yung pag-asa ng kanilang mga magulang. And it equipped her with all the skills to run the company, right? So, yung mga ganun. Hindi ko alam kung nakakuhirent yung aking thoughts, ha? Pero kasi yun nga, yung nagsinungaling siya, kung ganun, pag siya ang naging presidente, papaano na? Diba? Papaano na? Hindi ko sinasabing hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko rin sinasabing spotless ako. Hindi. Please. Every one of us has its own mistakes and its own wrong decisions of the past. Of which, yes, I am sorry of and has made, you know, me a stronger person. Pero, ang sinasabi ko nga, hindi nga tayo yung, hindi nga ang tinitingnan nating ugali ay yung presidente nating iluluklok sa ano. Balik na naman ako sa Constitution. So, totoo lang, napaka-powerful ng presidente. Yan yung, dun magdi-determine kung madali ba siyang ma-persuade, madali ba siyang mag-decide, antok-antok ba siya, siya ba ay masipag, siya ba ay determinado, mga ganun. Dun papasok yun eh. Even the selection of his cabinet would make a lot of anchored on his attitude. Ito ba ay dahil sa utang na loob? Ito ba ay dahil sa galit siya? Ito ba ay ano, hindi credentials or merits? Yung mga ganun. So yun, yun ang aking ano, parang thoughts doon kung bakit ako ang pinipili ko ay si Lenny Robredo. Kasi hindi ko alam kung paano siya nag-aral. Wala akong alam. Basta alam ko lang economics sa UP Cota course. Mahirap. And sige, gamitin at sabihin na natin na economics lang naman yan, etc. Walang lang. Ang importante ay nagsikap ka, di ba? Nakatapos ka, meron kang sablay, di ba? So, assuming na hindi sablay, kahit anong ano na lang, importante, you honor or you give, you know, you put weight on the value of that education. Sorry ha, ang aking assessment ay, dahil mayaman siya, ay baka sabi niya, ay kaya ko naman buhay ng aking sarili for the rest of my life. Di ba ga? Ay hindi maganda yun. Di ba? Hindi maganda yun sa akin bilang ako isang matanda ng ina. Ay hindi maganda yun. Okay? So, ayun, yun lang yung aking thoughts sa ngayon. And sana, hindi na-impart ko sa inyo kung bakit ako ay pumili kay Lenny Robredo bilang isang leader, no? So nahandal na natin yung attitude, nahandal na natin yung education. So siguro I have another 2 minutes. The second is of course experience. Third pala, sorry, is experience. Kumbaga, so pareho silang naging ano, liderato and all that. Pero ano naman yung experience, 'di ba? Ano naman yung mga ano ang mga nagawa niya? Yun siguro. Ano ang mga nagawa niya? Track record and experience. Siguro yun. Kasi, doon sabi nga nila, is substance over form. O sige, kumbaga action, not words, di ba? So, tingnan natin, di ba? Ano ba ang nagawa niya? Sabi nga, nandiyan naman sa mga videos ni President Duterte, ano ba ang nagawa niya? Siya daw ay mahina na leader. O ayokong i-touch yun kasi wala naman akong basis doon. Pero yun nga, yung paano yung nagawa niya? Ano yun? Diba? So yun yung aking ano. And of course, fourth for me is reliability. Malaking bagay sa akin yun, yung trust, trustworthiness, yung maaasahan mo na ikaw ay hindi ibebenta. Ikaw ay hindi hindi yung boto mo na precious under your right to suffrage will not go into waste. Yun, maasahan mo yun. So yun, I think Lenny is that, no? Kasi sorry pero
napatunayan parang ang sa akin bilang isang matibay na nanay na kapag paaral ng anak kahit na namatay na ng asawa, mahirap yun ha. Sa totoo lang. Mahirap magpalaki ng mga anak na katulad ng limited ang resources, no? At ikaw'y nag-iisa. So, yun. I think she is reliable. I think she can run the nation. And as such, hindi nagbabago, hindi nagtitinag, hindi ako na-influensyahan ng kahit ano. Pumupunta ako sa basics, sa ano, sa aking mga parameters or criteria in selecting the candidate. And to me, again, my choice is Lenny Robredo. Wala, hindi ako nagbabago ng isip, hindi porque Robredo si ganito, si ganyan, no. So, my target now is the undecided, people who have yet to decide, people who have yet to know what to write in the ballot. Please, vote. Your voice makes a lot of difference. And, you know, get ready with your paper kasi alam mo kung bakit. Pag naandong ka na, matutuliro ka na yan. Daming tao sa paligid. Daming nagkikiyaw-kiyaw. Diba? Narasan nyo naman bumoto, lalo pa sa probinsya. Oh my gosh, talaga, as in. So, get ready with your list and be firm on your decision. And sabi nga nila, it takes some time to decide. May mga root cause analysis pa yan, decision tree analysis and all that. But once you decided, you stand by your decision. Whether it's right or wrong, you stand by your decision and you should be happy on whatever outcome it may be. Ang importante, you made a lot of difference. So my choice is again, Lenny Robredo. Para sa bayan, para sa aking mga anak, at para sa aking mga apo. At para sa ating bansa. Ito lang ang bansa. Ito lang meron tayo. This is our country. Let's love our country because this is where we are from. This is where we were born, and this is where we earn a living. Nataranta pa ako dun. We earn a living, and this is where we are happy because we own this. Hindi natin kailangan ng visa dito, di ba? So yun lang. Sana makumbinsi ko kayo, yung mga undecided, come with me, come on. Hindi natin kayo ipapahamak ng inyong boto. Let's vote for the right candidate, the best candidate, or the better candidate of them all. And the better candidate between the two, because I'm just selecting between the two. So let's vote for, and I'm reiterating, my president is Lenny Robredo. Come on, come with me. And let us pray for a better nation. God bless. And let's vote. Your vote is very powerful. God bless everyone. Sorry, I'm so tired. God bless.